mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako po si Sid. Kwento po ito ng lolo ko na tawagin na lamang natin sa pangalang Crisanto. Bago ko simulan ang kwento, ako po mismo inaamin ko na hindi ako 100% naniniwala sa mga aswang-aswang. Pero nakakahiligan ko pa rin pong makinig sa mga ganitong klaseng karanasan. Kaya naman, mas maigi kong maibahagi ko itong karanasan nila na laging ikinikwento sa amin ni Lolo noong kabataan namin. Taong 1950s ito nangyari kung hindi ako nagkakamali sa may probinsya nila Lolo. Tubong Luzon na kasi ako, Sir Seth, at niminsan ay hindi ako nakauwi doon sa dating probinsya nila Lolo. Noong mga panahon na ito, hirap umano sila sa buhay. Literal na isang kahig, isang tuka. Bukod sa walang pagkakakitaan ay wala din silang sariling lupain na pagtataniman noon. Gusto ko sanang sabihin ang lugar, Sir, pero pinagsabihan ako ng asawa ko na wag na. Dahil po sa medyo urbanisado o maganda na yung lugar na ito ngayon. At alam kong maraming listeners kayo na taga doon din sa lugar. Basta, sa parte po ito ng Visayas. Ayon kay Lolo, iba umano ang mga baryo noong mga kapanahunan na yon. Kung sa mga bayan o parte na maraming tao ay may halong Hapon at Kastila ang mga disenyo ng mga kabayan, kapag dating naman umano sa mga rural o di kaya ay mga baryo na ay kubo-kubo na yon. Magkakahilera yung mga bahay sa tabi ng maliit at hindi simentadong kalsada. At napapalibutan na ng sari-saring tanawin na puro mga gawa ng kalikasan. 17 taong gulang si Lolo noon. Bale, sanay na sila ng kapatid niyang sina Crisostomo at Criselda na magbanat ng buto. Kung napapansin niyo, puro Cris po sila. Maski ako, meron akong Cris sa pangalan ko gawa ng nakagawian na po ng pamilya namin yon. Dahil nga sa wala silang lupa, ay nakikitrabaho sila o tumutulong na magbungkal, magtanim, magpatubig at umani sa mga taong medyo may kaya noon at nagmamay-ari ng mga lupain para lamang magkaroon ng hati sa mga produkto. Ganun ang buhay dati. Kasi nga, ang tanging meron lamang sina Lolo ay isang kubo at kapiranggot na bakuran na hindi pa kagandahan ng lupa. Subali, eto na, Sir Seth. Isang araw, dumayo ang tito ni Lolo Crisanto at ang sabi nito ay panahon na naman ng pagtatanim. Gusto niyang kunin si Lolo Crisanto para tumulong sa pag-aararo sa lupang pinagmamay-arian ng kakilala niyang may kaya noon. Gusto pa sanang sumama noon ang kapatid ni Lolo na si Crisostomo. Pero ito kasing tito ni Lolo na tawagin na lamang nating Abner ay nagsabing tatlo na sila doon natutulong. Kasama ang anak niya na pinsan ni Lolo Crisanto na tawagin na lamang nating Julian. Ilang araw mawawala si Lolo sa kanila pero hindi na yun bago gawangan ng kailangan nilang maghanap buhay. Doon muna natulog ang tito Abner niya ng isang araw noon. At maaga-aga pa ay saka na sila umalis. Wala silang sasakyan at sa maniwala man kayo o sa hindi, ay aabutin ka po talaga ng buong araw sa lakaran noong mga kapanahunan na ito. Depende sa layo ng dadayuhin mong lugar. Bale kapag anihan naman na eh, saka babalik sila Lolo doon. Ang mag-aalaga talaga at magpapatubig ay yung Tito Abner niya. At sa araw ng gapasan o ani ay yung mga parte ay ikakalesa na lamang o ikakaro. Madaling araw, gising na si Lolo. Nagsimula na silang maglakad ni Tito Abner niya. Umabot umano ng 4 hanggang 5 oras yung paglalakad na yon at partida pa gawa ng sa mga shortcuts pa sila dumadaan noon bago nila narating ang bahay nila Tito Abner para sunduin naman si Julian. Nagpahinga lang sila doon sa Tito Abner niya. Nagtanghalian tapos ay naglakad na ulit. Nakarating sila sa bahay na may-ari ng lupang tataniman maghahapon na noon.
Tawagin na lamang natin ang may-ari ng lupa na si Tatang Ismael. Bukod kay Lolo, si Tito Abner niya at kay Julian, meron pang dalawang kinuha ang may-ari ng mga kamag-anak niya rin na medyo hindi angat sa buhay noon na tawagin na lamang nating Samuel at Raul. Matapos magpakilanlan ay dumaan sila sa likod bahay ng may-ari ng lupang ito. Doon nila nakita ang medyo may kalawakang tanimang aararuhin at palalambutin noon. Sa gitna ng bukirin na yon, merong isang burol na maliit at sa baba po ng burol ay isang kamalig o kubo na pahingaan. Doon titira ng ilang araw sila Lolo habang nag-aararo at nagtatanim. Matapos maayos ang patubigan, magsisimula na sana sina Lolo na magbasa ng lupa noon para maararo na. Bigla silang sinabihan nitong tatang na ipagpabukas na lamang yon. Kaya yon, ang ginawa na lamang nila ay umakyat sila saglit sa taas ng mababang burol para tingnan ang kabuuan ng lupain. Sa pagkakataon na ito, napansin nila na sa labas ng taniman o bukirin na yon, mga kung susumain ay hindi aabot ng 1 kilometro, ay mga kumpol na mga kabayan, mga kubo-kubo rin. Pero pansin nila na noong mga oras na yun ay para bang abandonado ang lugar at walang katao-tao. Ni hayop o pananim eh wala talaga noon. Maya-maya pa, tinawag na sila na bumaba. Tapos ay kinausap silang maigi nila Tatang Ismael. Ang sabi ng tatang, maaga umano silang maghahapunan. Etong mga kamag-anak niya na dalawa ay tutuloy doon kila Tatang Ismael. Pero ihahatid din sila sa may kamalik noon. At sa susunod na araw umano, hanggat hindi sila tinatawag na mag-almusal bago magtrabaho ay wag muna silang lumabas ng bakuran ng kamalig na yon. Strikto umano si tatang sa ganon. At kapag nalaman pa ng tatang na hindi sila sumunod ay maghahanap na lamang ito ng ibang tatrabaho sa lupa. Siyempre, umuo naman ang Tito Abner ni Lolo noon. Pasado 5:00 pa lamang, naghapunan na sila noon. Maayos naman din at mabait talaga itong si Tatang Ismael. Halatang may kaya din. Pinagyabang niya pa yung mga magandang binhi na itatanim doon kasi nga ay isa ito sa mga pinagkakakitaan. Sila Lolo, aminadong maganda talaga yung binhi na nakita nila dito kay Tatang Ismael. Padilim na nang matapos sila sa pagkain noon. Hinatid sila Lolo, Tito Abner at itong si Julian sa may kamalig nila Samuel at Raul. Dito, may napansin na sila Lolo sa asal ng dalawang kasama sa trabaho. May kanya-kanya silang dalang sibat noon. As in, sibat po na ginagamit sa pangangaso at pangingisda. Tapos ay habang naglalakad sila papunta doon, hindi mapakali ang dalawa na ito. Panay lingon at tingin sa paligid at minamadali sila na makarating sa may kamalig noon. Matapos noon, inulit-ulit nila Samuel at Raul ang mga pinaalala ni Tatang Ismael. Huwag lalabas ng bakuran hanggat hindi tinatawag ng isa sa kanila. Dagdag pa ng dalawa, kung sakaling magising sila sa tawag ng hating gabi, huwag na huwag nilang sasagutin yung tawag na yon. Huwag papansinin. Basta sa umaga umano sila tatawag dalawa. Ganon. Pagkatapos ay nagmadali nang bumalik umano ang dalawa doon sa likod bahay nila Tatang Ismael. At doon lang din napansin ng Tito Abner ni Lolo na yung bakod pala sa likuran ng bahay ng tatang na yon ay merong mga nakahambalang napatulis na mga kahoy at meron pang net na panghuli ng isda ang nakapulupot doon at inilaylay na lamang nila Samuel at Raul bago tuluyang pumasok sa bahay ng tatang nila. Hindi alam nila Lolo ang panganib noon. Habang nagpapahangin, bigla umano silang nakarinig ng ingay. Para umanong napakaraming tao kasi may mga nagsisigawan tapos nagtatawanan pa. Sa kabilang parte ng burol nang gagaling yung ingay na yon. Dahil sa hindi pa naman madilim noon at siguro dala ng pagkapasaway ay inakyat nila Lolo yung taas at nakita nilang yung mga kabayan kanina na nakita nilang walang katao-tao. Nagkaroon bigla
Parang ang umanong naging palengke sa dami ng tao yung lugar na yon. Ang unang naisip ng Tito Abner noon ni Lolo ay baka tulisan ang mga ito. Kaya ganun na lamang ang pag-iingat sa kanila na huwag lumabas doon sa bakod kahit na anong mangyari. Agad-agad silang tinawag ng Tito Abner ni Lolo na pumasok na at matulog ng maaga para makapagtrabaho ng maayos kinabukasan. Sumunod naman sila noon. Buhay na buhay daw talaga yung mga kabayan nung dapit hapon na yon. Sa kapanahunan noon eh, wala namang night market. Walang inaabot ng gabi sa labas. At hindi din naman yun mukhang piyestahan. Hindi din armado ang mga ito pero syempre, hindi sigurado, di ba? Baka mamaya, may mga dala palang nakatago lang. Masarap ang hangin sa bahay na yon. Lalo na at halos gawa sa amakan lahat ng parte ng bahay. May gasera pero mahina lamang yung ilaw. Pinamulaw o pinagpuyat nila itong gasera na ito. Kumbaga, iniwan nilang bukas na magdamag dahil napakadilim talaga ng gabi. Hinga lang talaga. Sa lahat ng paalala ng tatang Ismael, Samuel at Raul tungkol sa kamalig na yon, nakalimutan nilang sabihan ang Tito Abner ni Lolo na kapag palalim na yung gabi, dapat patay na ang gasera o wala nang ilaw sa paligid o sa loob ng kamalig na yon. Maya-maya pa, medyo masarap na ang tulog nila Lolo noon at ni Julian. Nagising ang Tito Abner nila dahil maingay ang gasera sa sabitan. Gumagalaw-galaw ito na para bang hinahanginan. Napatayo siya noon para hawakan kaagad kasi nga baka mahulog yun sa pinagsabitan nito. Malamig ang paligid pero ang sinisigurado ng Tito Abner ay walang malakas na hangin ang nandoon. Ibinaba niya yung gasera at inilapat yun malapit sa kanya. Hindi na siya mapakali noon. Andun kasi yung pakiramdam na parang ang sikip-sikip umano sa may labas. Inisip ng Tito Abner noon na naninibago lamang siya. Pinatay niya ang gasera noon. Siyempre kapag sobrang dilim na ng paligid mo, ang susunod mong mapapansin ay yung biglang liwanag ng paligid sa may labas. Diba dahil nga sa buwan. Sa parte na yon, may narinig na mga bulong-bulungan si Tito sa may labas. Hinawakan niya yung itak niya noon na laging sukbit-sukbit nito. Sinigurado na maayos pa sila Lolo noon. Tapos ay gumapang ito para sumilip sa isang parte ng amakan na pader. Dito, nakita ng Tito Abner kung gaano nga kaliwanag ang labas. Alam na alam po yan ng mga taga-probinsya kapag wala ng ilaw sa kabayan at bilog ang buwan. Andun pa rin ang mga bulungan. At ang isa pang napapansin ng Tito Abner noon ay yung nahahagip-hagip niya na mga anino na paroon at parito sa labas lamang ng bakod ng kamalig na yon. Todo dasal siya noon lalo na at kung tulisan nga ang mga ito ay baka pag-uulanan sila ng baril. Nagkaroon na nga din ng hinala si Tito na pinain sila ng tatang Ismael doon sa kung anong dahilan na hindi niya alam. Maya-maya pa, nakaramdam ng pagkaantok itong Tito Abner. Medyo hinayaan niya na lamang ang ingay noon kasi mukhang hindi naman papasok sa tarangkahan. Hindi na nila alam kung anong oras yon. Pero sa tingin nila ay pamadaling araw na. Nang makarinig sila ng napakalakas na sigaw umano at paulit-ulit na tunog ng kakak noon. Nag-eeko at matinis daw talaga. Parang nanggagaling sa taas ng burol at kasabay ng pagkakak ay boses ng babaeng umiiyak. Hindi yung iyak na nagmamakaawa pero boses matanda umano ito. Paos pero malakas ang sigaw na hirap noon. Yung may hahalin tulad mo sa nagri-ritual. Nagising sina Lolo noon nang magsimula ng parang nagtatatakbo ang babae na ito doon sa palibot ng kamalig sa may labas ng maliit na bakuran. Umiikot daw talaga sa buong kamalig ang sigaw. Paulit-ulit nitong sinasabi na, "Pagguwa ka mo, dira. Pagguwa ka mo, dira. Pagguwa ka mo, dira."
Nang ibig sabihin po sa Tagalog ay lumabas kayo dyan ng paulit-ulit. Para itong nagmamakaawa, naiiyak-iyak. Yung tipong baliw pero ayon kay Lolo ay nakakapangilabot na boses umano na sinasabayan ng malakas at matinis na kakak na para bang sumusunod din sa boses ng babaeng yon. Gumapang ang Tito Abner ni Lolo noon at ang unang inabot ay ang gasolina na hindi lang ako sigurado kung para dun sa pag-araro o para sa gasera. Bukod sa itak, wala nang maisip ang Tito Abner noon at sina Lolo kung ano ang pwedeng gamitin. Kahit malamig, tagaktak ang pawis ng tatlong nakikiramdam noon. Nagkaroon ng katahimikan saglit pagkatapos noon. At makalipas lamang ang ilang minuto ay bigla na lamang lumagapak ang amakan na bubong. At sa maniwala man kayo o sa hindi, may bigla na lamang lumusot mula sa bubungan na yon at bumagsak sa may sahig kung nasaan sila nakahiga. Hindi na nagawang kunin ng Tito Abner nila ang gasera kasi kahit kunin niya pa yon ay hindi din naman ganun kadali buksan yon o bobombahin pa. Pero sa pamamagitan ng liwanag na pumapasok sa pader ng bahay, alam nilang hindi normal na tao yon. Walang pakpak pero mabalahibo. Parang siga o flashlight ang mga mata na lumiliwanag. Mahaba ang galamay habang nakadapa sa may saig noon. Wala na silang nagawa kundi hugutin na lamang ang itak at nakalimutan na rin ng Tito Abner ni Lolo ang gaas noon. Wasiwas lamang ng wasiwas ang tito nila ng itak habang nakatutok doon sa may nilalang. Sa pagkakataon na yon, hindi gumalaw ang nilalang na ito na parabang bawat paggapang nito sa sahig dulas na dulas. Tapos ay parang inipit ito na gumulong sir na parang may kaaway na hindi nakikita nila Lolo noon. Basta nanonood lamang sila sa pwedeng mangyari. Hanggang sa nagpumilit itong tumayo, ang akala nila Lolo ay susuwagin o aambahan na sila. Pero ang ginawa nito ay hirap na hirap itong tumalon sa may bintana na nasa taas lamang ng pader kung saan sila nakapwesto at nagsisiksikan noon. Yung bintana na yon ay yung diangat sa taas at wala namang tali o lock kaya hindi nahirapang tumalon dun yung nilalang para makalabas. Tatakbo na sana sina Lolo at Julia noon sa takot para lumipat doon sa tirahan ni Tatang Ismael. Pero pinigilan sila ng Tito Abner dahil nga kabilin-bilinan sa kanila na kahit na anong mangyari ay wag na wag silang lalabas ng kamalig. Rinig nila ang alulong at iyak na sa tingin nila ay galing sa nilalang na nakapasok sa loob ng kamalig na yon. Binuksan ulit ng Tito Ismael nila yung gaserang yon. Inangat ito pataas. Ito ang nakapagtataka noon. Bukod sa maliit na siwang ng bubong, walang kasira-sira yung bubungan na yon. Ni walang malaking butas doon kaya nakapagtataka kung paano pumasok ang nilalang. Hindi nga nila naisip na aswang ang mga ito. Basta halimaw lamang o di kaya hayop o di kaya hindi normal ang nandoon. Maya-maya pa, nakarinig na ulit sila ng bulungan. Ingay at kung ano-anong mga anino sa labas ng bakuran. Dito, pinatay ng Tito Abner ang gasera. Tumahimik na naman ang paligid noon. Narinig ulit nila yung kakak at sigaw ng babae. Pero sa pagkakataon na yun ay parang palayo na ito. Hindi na binuksan pa ni Tito ang gasera. Walang natulog sa kanila noon. As in wala talaga. Pasado alas 4, nagtitilaukan na ang mga manok noon. Nang marinig nila ang mga kahulan ng mga papalapit na aso. Sa pagkakataon na ito, ay narinig na nila ang boses ni Samuel at Raul. Parang sinasaway ang mga aso noon. Halatang nag-aalala ang dalawa dahil imbis na tawagin sila Lolo, ay naririnig nila ang usapan ng dalawa kung buhay pa ba sila sa loob noon. Nang makasigurado ang Tito Abner ni Lolo na silang ang dalawa yon ay walang pagdadalawang isip na lumabas itong galit na dinuro ng itak ang dalawa. Sinabi nito na ano ba yung balak nila, ipain sila sa kung anong elemento.
sa halimaw. Nagpaliwanag naman ang dalawa, pero nagturuan pa ang mga ito ng kung sino ang may kasalanan na nakalimot na sabihing huwag bubuksan ng gasera sa kalaliman ng gabi. Walang pagdadalawang isip na sinugod ng Tito Abner nila itong si Tatang Ismael. Kinumpronta ito kung ano ang ibig sabihin ng naranasan nila noong gabing yon. Masama ang titig ni Tatang Ismael sa kaanak niya na sina Samuel at Raul. Kasi yun nga, kulang na kulang ang paalala na sinabi ng mga ito kahit na pinagbilinan ng tatang ang mga ito ng mga sasabihin. Nagpaliwanag ang Tatang Ismael na sa tingin nila lolo noon ay hindi lahat ng detalye na ibigay niya. Ayon dito, yung kamalig, yung kabuuan ng lupa ay dating kampo umano. Wala silang sinabi na kung anong kampo yon at matapos ngang mapasa kanya yon ay may kung ano-anong bagay na hindi mapaliwanag ang nangyayari. Dati-rati, may mga trabador siya na talagang namamalagi sa kamalig na yon. Pero magmula nga nang magkaroon bigla ng komunidad sa kabilang burol ay lagi na lamang silang binubulabog. Maski sa mismong bahay nila Tatang Ismael ay nakakarating ang mga ito. Kung ano ang mga yon, ang pahapyaw ng tatang, mga asong nakatayo, mga malalaking paniki, mga taong nagbabaga ang mga mata, malalansa, mga hindi normal. Kaya nga may mga harang din ang bakod papunta sa bahay nila dahil laban umano ito dun sa mga nilalang. Dagdag pa ng tatang, kaya umano sila doon pinatuloy sa kamalig at hindi sa may mismong bahay ng tatang ay dahil gusto niya lang makasigurado na mga tao sila lolo noon. Pero ang nakakasigurado lamang umano siya ay kung sinunod naman nila lolo ang paalala tungkol sa kamalig ay hindi naman sila maaano dahil sa may pananggalang ang lugar na yon. Yun siguro ang rason kung bakit kahit na nagawang makapasok ng isa sa mga nilalang dun ay hindi ito makagalaw ng maayos at parabang nasasaktan. Yun lang talaga, dapat kasama sa paalala ay ang pagpatay ng kasera na hindi nga nagawang sabihin nila Samuel at Raul. Hindi tinanggap ng Tito Abner ang paliwanag na ito ng Tatang Ismael. Dali-dali siyang nagdesisyon na umalis na. At nung nag-aal sa balutan na sila sa kamalig ay nagawa pang sumilip nila lolo sa burol. Wala na naman umanong tao ang mga kabayan sa kabila na animoy abandonado na naman yung lugar. Kahit na pagod at puyat, pinili na lamang nilang umuwi kila Tito Abner nila. Wala silang napala pero mas paigi na yon kesa sa isa nga sa kanilang mawala. Matapos ang ilang araw, nasa kanila na si Lolo sa bahay nila noon. Muling bumisita ang Tito Abner niya. Meron itong dalang mga binhi. Bigay umano ng Tatang Ismael bilang bayad at paghingi na rin ng tawad sa nasayang na oras nila noon. Sa ngayon, Sir Seth, yung lupain na pagmamay-ari ng Tatang Ismael at yung burol ay purong patag na. Isa na po itong terminal doon sa lugar nila at may mga bilihan din ng pagkain at souvenir. Kasama na rin ang palengke at kung ano-ano pa. Para bang sentro ito. Nabenta na ata ito ng Tatang Ismael na yung mga lahi o yung mga kaapu-apuan. Ang iba ay mga kawani pa ng pamahalaan sa lugar na yon sa mga panahong ito. Gaya ng sabi ko, hindi buo ang paniniwala ko sa mga aswang. Pero kahit ganun man, itong kwento ni Lolo ang talagang tumatak sa amin na mga apo niya.